tono, tono, tono. Para sa akin, dapat lahat ng bikers, kahit papano marunong magtono, or at least alam yung basic principles ng pagtotono ng drivetrain. Unang-una, simple lang naman kasi talaga. Lalo na kung e-effortan mong intindihin yung pinaka-fundamentals niya. Sa video na ito, susubukan kong i-simplify ang pagtotono by breaking it down into 4 basic steps. Actually, hindi talaga siya steps per se, but more on concepts. Hindi kasi ako naniniwala sa spoon feeding, and I believe mas mapapako sa kokote natin kung mas malalim yung understanding kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. For example, bakit hindi ko makambyo sa largest cog? Or bakit maingay? Etc. Bago tayo magsimula, isang malaking disclaimer lang. I don't claim to be an expert. Unang-una, hindi ako mekaniko. That goes without saying na hindi rin ito para sa lahat kasi marami na rin namang may alam nito. Pangalawa, I'm sure maraming paraan or mga daan kung paano makamit ang perfectly tuned drivetrain. Hindi ko sinasabing yung akin ang tama. At isa na rin pala ito sa mga dahilan kung bakit hindi ko to ginawang step by step. In fact, marami ng videos na ganito na nagkalat sa YouTube. And I would actually recommend yung ginawa ng Park Tool kung gusto nyo talaga ng comprehensive guide na madaling sundin. Basta itong sa atin, ginawan ko lang ng konting only upgrade twist. One more thing before we begin. Kailangan natin ng konting assumptions in that dapat at least itong mga to existing na or nagawa nyo na. Una, tamang haba ng chain. We have to assume na tama ang tabas ng chain nyo at enough siya to accommodate yung largest cog. Pangalawa, diretso yung derailleur hanger nyo. Almost imposible kasing magtono kung paling yan. Pangatlo, meron kayong set ng shifter at RD na compatible sa isa't isa. Ayoko na munang i-discuss yung mga mix and match ng brands. Basta dito, ang assumption is pwede yung shifter sa RD nyo and vice versa. Hindi rin kasi ako masyadong boto sa mga mix-mix. Pero saka na natin talakayin yan. Sama nyo na rin nga pala na dapat kaya nung RD nyo yung largest cog nyo. Pang-apat, one-by setup. Pasensya na kayo pero as much as gusto kong i-discuss pati yung front derailleur at shifter, hindi ko rin kayo mabibigyan ng example. However, sigurado akong pag nakuha nyo yung concepts dito, madali na lang din yung pag-adjust ng FD. So, without further ado, let's begin. First concept na kailangan nating isautak, cable tension. Actually, come to think of it, yun na talaga yun eh. Meaning, once makuha mo yung tamang tension, smooth na dapat ang pagkambyo. Base kasi sa mga naririnig ko or sa mga nakakausap ko, may mga ibang under the impression na kailangan mong itono yung kable sa bawat gear. Kaya naman maraming una pa lang, turn off na. Hindi ito gitara. Yung gitara kasi, di ba, bawat string iba ang tono niya. So kung ipupush pa natin yung analogy, ang drivetrain, isa lang ang string. At yun, yung shifter cable. So, paano mo ngayon itotono yung quotation marks, string ng bike, or shifter cable? Well, lalagyan ng tension. At paano naman lalagyan ng tension? Pwede mong tawagin yung ex mo. Pero, basically, hihilahin mo yung kable bago mo ipitin sa derailleur. Yun yung pinaka-basic. Pero meron ding barrel adjusters na tinatawag. Ito yung maliit na pinipihit dun sa shifter or sa RD. Ngayon, sa mountain bikes, common na yung nasa shifter na lang yung barrel adjuster. Pero merong iba na nasa RD naman. Ito more commonly seen sa mga road bikes. Ang galaw ng RD sa bawat gear or cog ay predetermined na ng shifter. Ang ibig sabihin nito, hindi mo pwedeng bagu-baguhin yung distance na ginagalaw ng RD within the range. Di ba pag nagsishift ka, yung RD gumagalaw unti-unti ng either pakaliwa or pakanan? Yung increments nun, from gear to gear, shifter ang nagde-determine. Ngayon, kung ganun, bakit minsan maayos kumambyo sa first few gears pero pagdating sa dulo, hindi na? Ibig sabihin lang nun, hindi mo nabigyan ng tamang tension sa simula pa lang. Maliliit lang kasi yung movements niyan. Kahit na millimeters lang yung kulang or sobra sa tension, maaapektuhan na.
Mamaya, ia-apply natin lahat ito habang tinutono ko ang bike. Yung second to fourth na principles, actually pwede pa natin siyang i-group into one bigger umbrella na ang tawag ay limit screws. Ang RD parating may tatlong tornilyo na pwedeng i-adjust. Ang proper term sa tatlong ito ay H limit screw, H meaning high, B screw which stands for body angle, at L limit screw for low. Pero para sa akin, magulo yan. Kasi pabago-bago position yan sa iba't ibang RD. Tapos yung H pa sa rear, magiging L naman sa FD. So babaguhin natin, para hindi tayo mawawala kahit ano pang derailleur hawak natin. Tatawagin natin sila ngayong smallest cog limiter, biggest cog limiter, at up and down adjuster. Pauso eh, no? Simulan natin sa smallest cog limiter. Ang tanging trabaho lang nito ay ang pigilang lumampas ang kadena sa smallest cog. Simple, di ba? So, obviously, ang trabaho ng biggest cog limiter ay ang pigilang lumampas ang kadena sa biggest cog. Basically, ang iniiwasan natin dito ay yung madiskaril ang kadena. Either mahulog dun sa gitna ng spokes at cogs or dun sa maliit na pagitan between smallest cog and frame. Yung up and down adjuster naman. Ang trabaho nito, basically, ay ang mabigyan ng enough space ang RD para ma-accommodate ang largest cog. So imagine nyo, yung pulley ng RD na nasa taas, siya yung parating directly below the current cog na gamit nyo. Kung gaplato yung pinakamalaki mong gear, dapat kaya pa rin niyang pumwesto sa baba nito. Ito ang rason kung bakit minsan gumagamit ng goat link, which is basically extension ng hanger. Kung yung upper pulley ng RD hindi kayang pumunta sa baba ng largest cog, magbabanggaan lang yung dalawa. So, hindi makakalipat ng kadena sa pinakamalaking cog. Okay, any questions? Ngayon, subukan natin ang theories. Ang first victim, isang 26er na naka-Deore 10 speed. Ito ulit yung Deore na ginamit ko sa Shifter Wars video. So, sakto nakabaklas pa yung bike ngayon kasi nagmi-major cleaning tayo. Obviously, back to zero ang cable tension nito kasi nabaklas na. So, hindi natin pwedeng gayain. Tapos, guguluhin natin yung tatlong screws kasi nakaset pa yan sa ngayon. So, after kong guluhin yung screws at ikabit yung chain, tinesting ko agad kung ano ang kalagayan. Kahit sa tunog pa lang, obvious na ang daming garalgal sa smallest gear. Dito naman, na-adjust ko na yung smallest cog limiter kaya smooth na ang tunog. Pwede na natin ito maging starting point. Dito sa clips na to, dinidemo ko lang yung movement ng RD kapag ina-adjust yung smallest cog limiter. Pagmasdan nyo na napakambyo ko yung chain gamit lang yung screwdriver, ibig sabihin masyadong pasok yung RD papaloob. Ito yung alignment ng smallest cog sa pulis ng RD. Dito naman, kinabit ko na yung shifter cable. Tulad ng na-discuss natin kanina, dapat may tension ito so kailangang hilahin pababa bago sikipan yung tornilyo. First shifting test after maikabit ang cable.
Although hindi pa siya smooth, ang mas malaking problema ay ayaw pumasok sa largest cog. Kita natin ngayon na may enough space na yung biggest cog at upper pulley. Dito, kinulang na tayo ng tension dahil yung last position sa shifter umabot lang sa second largest cog. Dagdag ulit tayo ngayon ng tension sa cable. Dito, pumapasok na siya sa largest, pero hindi pa smooth at parang gusto niyang tumalon papalabas. Adjust tayo ngayon sa big cog limiter. Testing. Testing with matching back pedal sa bawat cog. Dapat kayang i-back pedal lahat ng cogs kung tama ang indexing. Final adjustment sa cable tension kasi medyo may part na lang sa upper gears na maingay. Sa point na ito, pwede na rin gamitin ang barrel adjuster to add tension kasi konti na lang naman ang kailangan. Pero medyo OC ako kaya sinusubukan ko talaga munang makuha sa hila method lang. Ayan. Perfecto! Ilube pa natin para lalong tahimik. Ulitin natin ang process sa isa pang bike para hindi tsamba. Konti na lang to mga katrupa, so bear with me. Ito yung specialized chisel na naka SLX 11 speed RD at XTR na shifter. Tapos 11 to 46 na cogs. Ito bago ko guluhin, so dinidemo ko lang na maayos pa yung tono. By the way, medyo bitin ang chain ko dito ng mga 2 links dahil nagpalit ako ng crank. Pero okay lang yan, at least hardtail. Saka sayang din kasi yung chain. So dito naman, baliktad. Tanggal muna yung chain habang maayos pa ang settings. Pinapakita ko lang din dito yung alignment ng cogs at pulleys at yung space between largest cog and upper pulley. So tanggal ulit ng cable, tapos gulo ulit ng screws. Tapos, balik na ulit ng kadena. Kapaguran eh, no? #kailangan kumita.
Tapos, pedal test sa smallest cog. Okay, so kita na ayaw tumuloy ng pedal dahil gusto kumalas ng kadena. Dito, pwede-pwede na yung alignment ng RD sa smallest cup. So, kakabit na ulit natin yung shifter cable. Bale, babanatin ulit natin bago sikipan yung fixing bolt. Ayan, ayaw ulit pumasok sa pinakamalaki dahil tumatama na naman yung pulley. Adjust ulit natin yung up and down screw. Ayun, nakashift na sa largest cog. Dito naman sa setup na to, halos hindi na kailangan adjust yung big cog limiter. However, dapat nakakalang pa rin yung screw niyan. So, i-adjust mo na lang hanggang sa tumama siya dun sa pinaka-stopper. Dito, nag-fine-tune ako gamit ang barrel adjuster para matanggal yung konting ingay. Mga tatlong clicks lang yan. Okay, final test. Mission accomplished. I hope kahit papano nakatulong ang video na ito. Medyo mas mahaba than usual, pero sana malinaw. By the time ma-upload ko to, pwede na ulit magbike, basta hindi grupo. Anyway, dahan-dahan lang tayo. Always keep safe mga ka-anli. Ako nga pala si Mark, thanks for watching, and until the next upgrade.